Kayo magkapaghintay ah. Namamagayang talaga yung mata niya oh. Sa treatment nito mga kablaanon, swine, poultry and fighting cocks, 10 g per gallon of drinking water for 5 to 7 days in English man. Hello mga kablanon, welcome naman sa ating malita channel no? So sa video na ito mga kablanon ay i-share ko po sa inyo kung ano ang aking igagamot sa aking mga manok na mga karamdaman dahil po sa panahon ngayon mga kablanon ay pabago-bago. So ang ating mga manok ay kadalasan na makakasakit, lalo na ito mga sisiyo. So mayroon akong sisiyo ngayon mga kablanon na ipakita ko sa inyo mamaya. Mayroon akong sisiyo na nagkasakit ng kuraisa. So ang ginagawa ko ay gagamutin ko ito. Pero bago ang lahat magplano ay nais ko pong magpasalamat sa inyo, sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Mayroon na po tayong 625 na subscriber po. Maraming po salamat sa inyo lahat. At sa lahat ng nag-comment sa aking last na video, hihintay lang po kayo at i-shout out ko po kayo mamaya. So bago po ang lahat ay pakainin ko muna ang aking alagang manok dahil gutom na po ito sila. So mga kablanon, samahan niyo po ako at pagkain po tayo ng ating alagang manok. Ito mga kablanon, mayroon ako itong binili na pagkain ng manok. Ito po ay Integra 2000 at mayroon din itong ano, Integra 3000. Ito po ay ihalo ko sa Integra 2000 ng 3000 kasi po mga kablanon mayroong mga sisiyo. Ito mga kablanon ay inihalo ko na lang. Ito po ay Integra 3000 at 2000 kasi mayroong mga sisiyo din na ano, patukain ko nito, dinadala sila sa kanilang inahin. Okay ito mga kablanon, ito po ang aking ipapakain sa mga manok kapag hapon. Ito kong mga sisiyo ko mga kablanon ay 1 month old na to. 1 month old na to kataas. So malaki-laki na rin oh. Okay. Ang pagpakain ko sa mga manok mga kablanon ay ano, umaga at hapon. Ito mga manok nito ay ano, mga shamu basilan. Mayroon din itong native ano ba, bahinin ako sa kung ano ba, may pinaalagaan kasi ako na inahin. Ito ang ani, ang ano ko ani, ito ang ano ko ng kung ano ba, bahin. No, lakas kumain oh.
Halo po ito mga kablanon. Mayroong nitib, oh, ito nitib ito. Mayroong asil basilan. Ah, sinasama ko na sa lahat ito. Kasi ano ba, iniwalay ko na sa kanilang ilang nanay ba. Iniwalay ko na para mag itlog na naman. Ito may laki ito. May lalaki oh. Tingnan nyo siya mo basilan ito, mataas din ang kanyang leeg oh. Ano ba na maliwat sa ano sa siya mo, pero ang ina niya ay basilan, so tinatawag ko po siyang siya mo basilan. May mataas din yung kanyang paa. Nara, kain na. Dito naman mga kablanon, meron din ako dito sa may kulungan. Takaw ng manok ito ah. Ito po yung samu basilan mga kablanon, no? Malaki na. Tapos lang kumain, lagyan ko ng tubig yung ano niya, yung kakaunan ba. Oh, huwag mo iabo ha, baka mayabo yan. Ulat mo, ulat. Kayo magkapaghintay ah. Sa hapon mga kablanon ay malakas talaga silang kumain. Iwan ko ba, pero basta hapon yun ang na-observe ko. Kapag hapon ang lakas talaga kumain ng mamano ko. Dito dahil breeding mga kablanon, yung samo at ano, may basilan at asil basilan. Ito mga kablanon ay asil basilan to. So, napakalaki na manok oh. Yung buko-buko niya, lapad. Ano ba? Yung ano sa Tagalog to, pero sa amin buko-buko. Malaki na mungaan ba? Nainahin. Pero hindi pa to nakapagitlog. Ngayon lang ito ay binibreeding sa aking chamo. At yung basilan, yung inahin na yan ay nakapag-itlog na. Meron siyang itlog dito oh. So anong nangyari kaya dito sa itlog niya?
Bukan ano, anak putih ikan ah. Madalas kasing umulan dito sa amin. Kaya nagaganito. Pag ano niya sa pagsilid niya dito, yung paa niya ay ano, madumi. Pero okay naman at pwede naman itong linisin. So ipakita ko lang sa inyo sa sunod na video ko kung paano natin linisin to para maiwasan na mabugkok ang itlog. Sinadya ko talaga na ano planon, nahalo ko ang Integra 2000 sa Integra 3000 dahil nga may mga sisiyo, madala ko lang kasi sila sa kanilang nanay ba. Ito mga kablano, no? Pure na basilan ito na inahin. Itong manok na ito ay ano ba, swap lang sa akin ba? Mayroon kasi akong kaibigan na ano, may basilan. Sinuwap lang to sa akin, sa aking tandang. Sinuwapan ko ito ng tandang. Ito, okay naman ito mga manok na basilan. Dahil ano ba, magaling sila na ano ba, magdala ng sisiyo. Itong sisiyo na na sampo, sampo pa rin hanggang ngayon. So hindi tayo nakagastos ng marami, hindi tayo nakagastos ng malaki ba, kasi pinadala lang natin sa ano, sa inahin. Ito mga glanon, sa siya mo basilan yan, yung babae oh. Pag ganito na ano, padala lang natin sa inahin, okay lang naman para sa akin. Para hindi naman tayo magagastos ng malaki ba. Wala nito mga kablano, no? Mga sisiyo niya, malaki na. Maliit lang gastos ko kasi ano, ano lang ba, pinadala ko lang sa kanilang inahin. So punta na po tayo sa ating
manok ngayon na nagkakuray sa mga kablanon. Yung sisiyo natin ay 2 months old na nagkakuray sa. So gagamutin ko na ngayon, painumin ko na ng gamot. Ito mga kablanon, manunok ako dito. May sisiyo ako dito na nagkakuray sa. O yung ano ba, yung pagmamaga ng mata, halos na hindi ito makakita. Pero ngayon susubukan ko ito na gamutin. Mayroon akong binili na gamot na ipainom ko dito ngayon. So ito po yon mga kablanon, ito po ang igagamot sa aking manok na nagkakuray sa. Yung sisiyo ko na nagkakuray sa ba, Primoxyl powder. Tingnan natin kung tatala ba ito sa manok na may kuray sa. Pero nandito naman oh, sa may indication, mayroon namang kasulat ito na kuray sa oh. So subukan na lang natin. Ngayon ko pa lang ito nagamit. Tingnan natin ba. Ihalo lang natin sa tubig. Yung kuray sa mga kulanon, dito sa amin sa Bohol, ang tawag namin dyan ay pisukot. Yung mabutang mataba, mabulag. Yung sakit na yan ay kadalasan na sakit-sakit na sisyo. Yung mga kuray sa na yan, yan ang kamamatayan ng manok. Tayo po ay hindi nagpo-promote sa gamot na ito, pero susubukan lang natin ba. Wala na tayong ibang magagamit. Testingan lang na ito. Sa treatment nito mga kablanon, swine poultry and fighting cats, 10 g per gallon of drinking water for 5 to 7 days. In English man. So ano, kung 1 gallon ito mga kablanon ay nasa 1.5 gallon ito, kasi 5 grams lang itong isang sachet. Isa lang naman yung painumin ko. Okay na to. Haluin na lang natin at ipainom sa manok na nagkasakit. Kung magmanukan tayo, hindi natin maiwasan na magkasakit nating manok. Kung kubayaan lang natin, sayang din naman yun. Kaya ganito, pag nagkasakit aking mga manok, bili lang talaga ako ng ano, pangkuhan ba, pangtambal ba, pang gamot. So ito po, sirbahan natin kung gagaling ba to. So mga 5 to 7 days daw ang nasa nakalagay sa yung sa indication. Thank you.
na mamagayan talaga yung mata niya, oh. Parang giano ba, gipiskat ba? Kung sa tao pa to, gipiskat, oh. Mayroon din siyang parang bulutong sa kanyang ano, tapay. So sa pagkalipas ng mga 6 na araw ay tingnan natin kung gagaling ba talaga tong mata niya. Namamaga. So dito lang siya. Isama din natin itong mayroong sipon. Tingnan nyo, mayroong sipon, oh. Isama din natin to. Tingnan natin kung gagaling din ba ito. Kasi yung nasa treatment ng nandun sa gamot na yon, pwede yun kung may sipon. So, ika-anim na po ito na araw ng papainom natin ng gamot. Tingnan natin mga planon kung may pagbabago bang makita natin sa ating mga manok na pinainom yung sisyo natin ba na nagkakuresa. So, tingnan po natin. Sure. Ako kayo sure. So ito po mga kablano, no? Ito na po siya. No, bumubuka na yung mata, oh. Oh, may pagbabago talaga. Okay na siguro to. Yung ano niya, lalamunan niya. Tingnan nga natin kung mayroon ba siyang ano, laway. Okay na mga kablano, no? Malinis na, oh. Ah, dito ba na yung uga na? Ano ba na? Para bang Tagalog ng uga? Basta sa amin, uga na to. Yung mata niya, okay na. Hindi na lumubo yung mata niya. At nakabuka na siya, oh. Tumidilat na yung mata ba? Wala na rin siyang sipon, oh, mga planon. Oh, tingnan nyo. Pero dito, ano? Natutuyo na ba? Natutuyo de. At yung isa na dinagdag natin na mayroong sipon, tingnan natin kung nawala ba yung sipon. So, masabi talaga natin na mabisa itong gamot na ginagamit natin, oh. Tingnan nyo mga planon, oh. Dati mayroon itong sipon dito at walang ganang kumain, pero ngayon, oh, okay na mga kulano, no? So yung lamunan niya, oh, malinis na, oh. Yung ilong niya wala na sipon, pwede na natin ito pakawalan. So mabisa talaga itong ginagamit na natin ng brand. Hindi po natin ito ini-sponsor. Hindi po ito sponsor mga planon. Itong Primoxil. Hindi po tayo binabayaran. Bayaran dito. Nais ko po lang i-share kung ano po ang ginagamot po sa aking mga manok. Para po mayroon po kayong kunting kalaman kung paano gagamutin ang kuresa. Dahil po ang kuresa po ay nakakamatay na sakit ng manok.
sa experience ko po noon, kung hindi po hindi ko pa nalaman kung ano ang gamit, ang gamot sa presa, meron ako mga manok na nagkakasakit. So okay na sila magulan, no? Hindi na yan pakaulan mamaya. So punta na po tayo sa shoutout. Ito yung sina-shoutout ko ay ito po yung nag-comment sa aking last video. Una ko po yung shoutout si ano, Karen at sa kanyang husband na si Gerald. Yung mayroon silang channel yung ano, Kagnyo. Shoutout po sa inyo dyan sa labas ng ating bansa. Yung sila nanirahan ngayon. Shoutout din sa ano, ni Sherwin Oxon. Native Ganoke. Bye! Bye. Mimags Family Adventure. Shout out Edwin Patricio sa Maysa Luzon. Sir, shout out po sa inyo, sir. Boy Pakaw, Junde Katropang Lagan, Bisayang Channel, Jazz Dison Studio, Jimmy Pautan Vlogs. Bye. Salamat, bye, sa patuloy mong pag-suporta sa ating channel, bye. Patdars TV, Sidens TV, Global 19 TV, Ili Telmuso, at sa ano, Happy Feel Vlog. Boss, salamat boss. Babu Farming Jose KF, at ni Toto Farm Vlogs. At sa mga hindi ko na shoutout, comments na po kayo, at isa-shoutout ko po kayo sa sunod kong video. So kung meron ka po, kung meron po kayong mga konting katulungan, mag-comment na po kayo, at kung mayroon akong ikasagot ay sasagutin ko po. At maraming salamat po sa inyong pagsuportar sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat, mga kabulanon.